O, ito na, pag-usapan na natin si Madam BP. Grabe kasi ito si Madam BP, talagang rock din yun, no? Ibang-ibang level siya sumagot. O, pakinggi, pasok! Yan, inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang mga banat laban sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pero ang ilang mambabatas, gusto na siyang pagbitiwin sa gabinete. Sandali, may nagre-reklamo. I-highlight nga natin ito, nagre-reklamo. Samirik, tagal naman ng topic. Wala akong patikit dito. Huwag ka nang didikta kung anong gusto kong gawin, ha? Baka ano ka, tagal ng... Wala naman nagpapatikit dito. Ang reklamador. Okay? Reklamo ka. At tuloy. Nasa frontline ang balitang yan, si Marian Enriquez. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinal... Pero mabait pa si Madam Sara dito, ha? Sabi niya, bilang tao. Hindi, alam mo, malaman yun, ha? Yung bilang tao. Malaman ho yun. Ibig sabihin nun, at least, nire-respeto ko niya bilang tao lang. Diba? Pangalawa, at least, hindi ganyan tinawag na animal. Tao ka ka. Oh, yun. Pero hanggang doon lang yung respeto ni Madam BP sa'yo. Doon lang. Bilang tao. Oh, di ba? So, sinasabi nga ni Madam BP, nilalagay ka lang niya sa tamang posisyon mo. Hindi, isipin niyo to, ha? Bakit kanyo, bakit nilalagay sa tamang posisyon? Kasi nga, parang sinasabi niya, hanggang dyan ka lang. Ako, vice-presidente ko. O ikaw nga, asawa ka, pero wala kang katungkulan. Hindi ikaw ang binoto ng taong bayan. So, huwag ka masyadong maraming hanash. Bilang tao, nire-respeto ka niya. Gandun ka lang, tao lang, ha? O, para tayo, pare-pareho tayo, tao. Ganon, yung iba, tae. Yung mga tanso, tae ang mga yan, eh. O, diba, yung mga unitae, yung mga sumali sa unit team, unitae ang mga yan. Sama-sama silang parang tae doon ng nagsiksikan. O, diba, mga unitae. O, tuloy natin, ha? O, pasok. Laman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. O, wala daw kinalaman sa kanyang mandato. Sa mandaling salita, masyadong mababaw. Yun ang birada ni Madam BP Sari. Masyadong mababaw. Walang kinalaman yan sa mga pangyayari. O bilang vice president at yung asawa mo, presidente, walang kinalaman yan. Masyado kang mababaw. Ganun lang, inilalagay lang niya sa tamang posisyon. Ika nga. Ito ang diretsahang Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga naging patutsada sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang panayam noong nakaraang linggo. Inamin ni First Lady na bad shot sa kanya si VP Sara sa tila pagkonsyente raw nito sa pangiinsulto ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa prayer rally noon sa Davao. Hindi ito direktang sinagot ng Vice Presidente pero sinabi niya na nakatakda silang mag-usap ng Pangulo. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Malalim yun, ha? Malalim yun, sinabi niya. Diba? Pag-uusapan na lang namin. Sa pagitan lang namin, di ka kasali. Ang bihira, oh. Ang bihira. Malalim yun, ha, sinabi niya. Parang, yung ganyan, mag-move on na tayo. Okay? Iwanan na natin yan. Mag-uusap na lang kami, dalawa, ni Bongbong Marcos. Kasi may sariling... Meron kami sariling, pagkakaintindihan na hindi ka kasali doon. Yari. Alam mo, yari ito si Pangulong Marcos. Yari ito. Sa kulambo ito. Sa labas ito matutulog. Sigurado ako. Naku po.
Hindi, sabi, ah, ito, halimbawa, halimbawa lang, halimbawa lang. Oh, kayo, may mga ano kayo, may mga asawa kayo, di ba? Oh, eh, kayong, kayong mga asawa, bigla na lang kayong nagalit yung asawa ninyo kasi may pinagseselosan. Oh, oh, etong pinagseselosan nyo, sabi ba naman, sandali, this is beyond our work. Kasi itong pinagseselosan, yung parang vice president ng kumpanya. Oh, yung asawa mo, presidente ng kumpanya. This is beyond our work. Iwan na lang natin yan sa pribadong usapin. At kami na lang mag-uusap. Kami dalawa na lang mag-uusap. Sakit nun, Brad. Muntakin mo. Ikaw ang bumanat. Isipin mo, ikaw ang bumanat. And yet, ang mag-uusap silang dalawa nung asawa mo. Shit! Mapapashit! Kaping mainit! Diba? Mantakin mo? Pag yung asawa ko, pinin yan? Hindi, subukan mong gawin sa akin yan. Yung asawa ko, kunwari lang may asawa ko. Ha? Imagine lang natin, kunwari, yung asawa ko si Gigi Delana. Si Gigi talaga. Eh, bakit ba? Pakialam mo. Kunwari, siya asawa ko. Tapos may inaway ako, kunwari si wala ko kasi kilalang masyadong singer na lalaki. Marami mga binabae, pero lalaki wala eh. Kunwari na lang, kunwari si Rico Blanco. Oh, kunwari si Rico Blanco. Tapos sabi ni binanatan ko si Rico Blanco, sabi ko bad shot ka na sa akin, Rico ha. Pag nagja-jamming kayo ng asawa ko, masyado ka ha. Tapos biglang sabi ni Rico Blanco, wag natin idamay yung mga shows. Personal na yan. Mag-uusap na lang kami ng jowa mo. Labas ka sa usapan. Shit! Payag ba kayo nun? Payag kayo nun? Sabihan sa inyo, labas ka na sa usapan. Kaming dalawa lang mag-uusap. Ita, ako yung bumanat sa iyo. Eh. Ba't siyang kakausapin mo? Hindi, isipin mo yun ha. Ako ang bumanat, pero ang hangin mo yung asawa ko? Anak ng teting. Grabe yun. Ako nga ko yun. Maniwala kayo sa akin. Ikukulong ko yung asawa ko. Hindi kayo mag-uusap. Hindi! Cancel lahat ng show! Hindi pwede yun. Diba, kakanceling ko lahat ng show. Pambira, nilabas ako sa usapan. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang matagal nang namumuong hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos, maging sa pagitan ni VP Sara at ng first... Grabe sabi nitong isang to, para na rin sinabing, wala kaming pake sa'yo. Huwag ganun, grabe ka naman. Huwag ganun, hindi naman siya walang pake, hindi lang siya kasali. Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, iba rin tong pumitik si VP Sara Duterte, iba rin pumitik. Eh. Pitik talaga to eh. Etong sagot niya, very statesman pero pitik talaga, 'di ba? Pitik talaga oh. Sabi naman ito, mag GF ka na kasi para di ka mag-imagine palagi. Gastos lang 'yan, pambihira kayo. Oo. Huwag na kayong gagaganyan, wala gastos lang sa buhay ang tsaka alam mo, ang mga single masaya sa totoo lang. Huwag kayong magulo, ha? Oh, ito. Okay. Tuloy. Oh. Lady. Pero sa kanyang pahayag, iginiit ng Vice Presidente na mas marami raw importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ako? Maraming mas importanteng bagay. Oh, para sinasabi, yung putok ng butsi mo, hindi importante yun. Alam mo, ito ha, Madam FL ha, kung ako say, I have an advice. Ito lang, simpleng advice lang ko ito, Madam Lisa ha. Huwag na kasi kayo nagpapaniwala dun sa mga vlogger ninyo. Sa akin ho kayo humingi ng ano, ng payo. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga vlogger ninyo. Huwag kayo nagpapaniwala kung sino yung nagbubulong sa inyo. Siyempre, yung mga nagbubulong sa inyo, sumisip-sip yan eh. Ha? Anuin mo? Banatan mo si BP para masira yan.
tikwa ganun. Oh. Tapos, bubulungan ka pa ng mga vlogger dyan. Oh, madam, magpa-interview kami. Para talagang ano namin, mga pagtanggol ka namin. Madam, for the content lang yung mga vlogger na yan. Lalo na yung si Katunying, mahilig sa content yan eh. Kaya nagagaganyan yan, gusto lang yan, magkaroon ng views para umangat yung channel niya. They don't care about you. Honestly, they don't care about you. Kung ako sa iyo, ito madam ha, mas maganda, ganun na lang, shut up. Kasi always remember this, ito, this is a serious advice. Ang tahimik, yan ang laging nananalo. Yan ang laging ano, yung pumapalag. Ayan na lang. Ayan nyo lang silang kasi yung mga birabirada sa inyo, unless totoo, eh, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Pero kung kayo'y tatahimik lang, wala sanang ganito. Eh, ang problema, tandaan ninyo, yung bitaw ninyo, ang dami pang tinamaan na hindi naman dapat tamaan. Halimbawa, yung may mga tato. Oh, sa dami-dami nang may tato sa Pilipinas. Para mo sinabi, buti ang anak ko, walang tato. Mababait silang mga bata. So pag may lahat na kaming tato, mas mag-ugali na. Demonyo na lahat na may tato. Madam, napakaraming may tato sa Pilipinas. Baka hindi nyo nakakalimutan nyo. Hindi ko naman alam, dito si kay Katunying, hindi man lang dinilit yung part na yun. Diba? Oh, eto si Diego. Ako, walang tato. Matino naman. Mali, mali. Ako, walang tato, pero hindi matino. Janelas, maraming salamat po. Nena, thank you very much. Thank you. Tuloy. At iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Grabe yun. Ang sakit nun, ma'am. Ang sakit. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Sa lahat na sinabi ni Madam BP Sara Duterte, yun sa droga ang pinakamasakit. Tala naman. Ibig sabihin, nawala na. Tapos ngayon, bumalik. Parang ganun. Talamak na naman. Isipin niyo na, ulitin natin na yung sinabi ni Madam, mga importanteng bagay para sa kanya at hindi yung hanas niyo, Madam Lisa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Pagtaas ng pagkain, which is true. Diba? Totoo po yan. Kaya nga, hit na hit ngayon yung Paris overload. Bakit kanyo? Kasi 100 pesos lang, may sopis drink ka pa. Pinromote pa kita, ha? Hoy, sino man ikaw na ano dyan? Yung mapangalan uli nun? Si Diwata. Diwata, ha? Pinromote ko pa. Pero alam mo, kung gusto ninyo ng Paris overload na masarap talaga, yun talagang masarap, ha? Hindi ko sinabing hindi masarap yung kay Diwata, ha? Pero kasi di ko pa natikman, kaya hindi ko mausgahan, okay? Pero yung talagang masarap na Paris overload sa Bebe Torre, Kanlubang. Ang sarap ng Paris overload dyan! As in, gumaganon. Masarap! Oh, murang-mura pa! At saka masarap, manunod ka pa ng Mocha Girls, mamimit mo pa si Banat Bay. Oh. Pero totoo nga, alam nyo, ito yung isang bagay na concern ang mga Pilipino yung pagdating po sa presyo ng bilihin. Kasi alam nyo, natakpan na halos lahat ng issue. Lahat ng pampolitical na issue, tinakpan na. Issue sa politika, issue sa traffic, issue sa busway, issue sa wangwang, lahat yan. Ewan ko, parang in-exage para mawala yung issue na until ngayon, bumubulusok pataas. Pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin, pataas ng pataas ang presyo ng pagkain, pati ang bigas ay pataas ng pataas. Nawala na ho tayo sa usapan na yan. Yan ho ay napaka-importante. More than anything else, politika, pedeya, drugs,
na yung bangag ang ating presidente. More than all the talks, all the chismis, and everything that is happening now, ang pakialam ng mga Pilipino ay yung taas ng pagkain. Basic needs nila. Ay grabe na ho. Habang sabi nila, yung pagkain niya, hindi man, kung hindi man tumaas yan, paliit ng paliit ng paliit. Di ba? Yun ang katotohanan. As in, ganun na ho katindi ang problema ng bayan natin. And yet, ano issue? Bad shot ka sa akin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Yun ang totoo dyan. Naku po. Alam mo, alam nyo ba yung mga issue ngayon sa balita? Ha? Sa mga news? Pati yung issue ng, ewan ko nga sabi ko, mga media din talaga. Although, hindi mo masisisi. Yung eat right. Walang katapusang awayan kung papayagan ba o hindi papayagan ng eat right. Ngayon, eto ha, gusto kong punahin ha, yung mayor ho ng Pasay. Madam Mayor. Ako actually, nakilala ko na po kayo dahil kakilala ko po yung anak ninyo. Pero, Madam Mayor, mukhang kung meron mam talagang pinakamalala na tricycle at e-trike na bumabaybay, walang iba kung hindi sa Pasay. Lalo na yung corner TAF at saka ng EDSA. Grabe ho, Madam! Baka hindi nyo ho nasisilip, parang kulang ho talaga ng enforcer dyan. Grabe yung mga tricycle dyan at saka mga e-trike. Grabe ho, sa karsada. Sa TAF na nga lang eh. Sila nakaharang, nagagalit pa ho yan pag binusinahan mo. Grabe ho dyan sa Pasay. Eh yan ho yung mga issue na alam nyo kung bakit nagkakaganyan? Bakit? Kasi amura ho niyang ano, yung e-trike na yan eh. Kaya tuloy ang daming bumibili. Kaya tuloy ang daming nakaharang sa kalsada. Wala na hong batas. Eh dahil nga ho, sa kahirapan din. Bakit kanyo? Madaling kumuha. Tapos walang rehistro. Walang lisensya. Hindi ko naman sinisisi kung talagang ganun ang tinatakbuhan ng mga kababayan natin. Kaya lang dahil doon, nawawala na tuloy ng disiplina. Kaya tuloy nagkakagulo sa kalsada. Di ba? Ganun o katindi. Ano pa issue? Issue nung mga wiper boys. Alam niyo yung wiper boys? Yung talamak na wiper boys ngayon, yung babasain yung windshield mo, tapos pumasan. Pag hindi ka pumaya, pag nagalit ka, gagasgasan ka. Magagalit sa'yo. Sisilipin pa nila. Pag babae ka, ikaw ang tatargetin nila. Ganun katindi. Sabi ko nga, ano to? Ano na nangyari sa Pilipinas? Talagang sumagad na tayo sa kahirapan, sa buhay. Yung tipong kahit wala na, yung mga rugby boys, ganun na ginagawa. Tapos nung nahuli ho sila, alam mo sabi, nagtatrabaho lang naman para may pambaon ako sa eskwelahan. Pero di naman sila pumapasok sa eskwelahan, paano may pambaon? Diba? Oh, yan ang mga problema sa Pilipinas. And yet, bad shot ka sa akin. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Yun. Talamak na naman. Ibig sabihin na wala na, bumalik uli. Ako po, ako po. Talamak na naman pero bumalik na uli ang droga. Kayo magpapatunay niya mga kababayan. Kamusta na ho ba ang droga niyan nyo? Nandun sa ban. Naandun sa ban yung droga. Dinadrive ng dating US Army. O, di ba? Ganun na ngayon ang droga. Lupit, no? May wala tayong magagawa. Ngayon, ang droga... depende sino mag-a-announce. Depende kung gaano kadami. Oh, sabi ni
ni hindi na rin unit team green suot ni BP. Interesting. Green ba yan? Anong green? Blue yan eh. Loko nyo ako. Blue yan. Bulag ba ako? Anong green? Green suot. Ah, hindi na rin unit team green suot ni BP. Ngayon blue na. Ganun ba yon? Ang gulo kasi ng sentence nyo. Huwag tayong JJ Moon sa sentence. Ayan o, ang ganda na sinabi nito ni Kimball Di Magiba. Ay grabe, mahirap to, matato, matikas to, hindi mo magiba to. Sinabi yan ni Yormi Isko dati, food security is threat to national security. Ala Yormi, bitawan yun. Food security is threat to national security. Diba? Nako, nako. Ay, nako. Anyway, tuloy pa natin, tuloy natin. Tala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo, at insurhensiya sa ating bansa. Grabe yun. Sunod-sunod, oh, kriminalidad. Tuloy-tuloy pa rin daw. Insurgency. Nako po. Hindi pa rin na kahit ano-ano, wala. Siguro sasabihin ni iba, di ba madam, nasa NTFL kaka? Oo, pero hindi naman una siya masyadong isinasali ngayon. Tandaan nyo, iba na rin ang takbuhin ng gobyerno ngayon. Eh. Mukhang ini-itsepwera na ho si Madam BP. Hindi na ho siya kasali. Siyempre, bad shot na siya. Diba? Naku po, patay tayo dyan. Oh. Tuloy. Pasok. Para naman sa miyembro ng House Majority na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, kailangang sumagot ni VP Sara sa mga tirada ng kanyang pamilya laban kay PBBM. Bakit naman? Hindi? Siguro dapat pagkaganyan po at hindi naman sila naniniwala sa liderato ng ating presidente, patingin ko mas maganda kung mag-resign na si Vice President Sara Duterte. Huwag ganun! Ito naman si Congressman, nakikigulo pa. Sino nag-uto sa'yo para magsalita? Kong Joel, ha? Hindi ko gusto yan. Kung ayaw mong magkaroon tayo ng di magandang samahan, I love you pa naman. Para hindi na sana nakakaalam, ang ibig sabihin ng I love you ni Mike Abe is I respect you. Alam mo, Sir Kong, kung ako sa'yo, shut up na lang po kayo. Kasi medyo parang ano eh, hindi ho kayo masyadong aware sa mga nangyayari po. Alam nyo, sir, eto, paliwanag ko lang ho, just in case hindi ho kayo medyo aware. Hindi ho magkaiba ho ang si Pangulong Duterte at ang kanyang anak. Alam ho yan ng mga taga-Dabao. Alam ho yan ng mga Duterte supporter. Alam ho namin lahat yan. Alam mo ng taong bayan na ibang-iba sila naman desisyon ng kanyang tatay. Alam nyo na ho, sigurado ko, alam nyo din ho yan. Kasi nung parang, kay Yorme ito, itong congressman na ito. Di ba naalala ninyo, si Pangulong Duterte ayaw niya kay Bongbong Marcos. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Pero yung anak niya nakisama kay Bongbong Marcos. Kasi nga, sila ho, maybe they are relatives by blood, but by principle, policy, magkaibang-magkaibaw sila ng tatay niya. So kung meron mang sabihin si Pangulong Duterte, labas ho si BP Sara Duterte doon. Ngayon, baka sabihin nyo kasi, bakit gusto nyo si BP Sara Duterte? It's not because of Duterte alone. Pagdating ho sa approach niya kasi, one, sa pagdating ho sa insurgents, talaga namang maaasahan natin si BP Sara Duterte. Pagdating sa dedication sa trabaho, ganun din. Pagdating sa higpit, ganun din ho. Pagdating sa pamamahala sa Dabao, maganda rin ho ang kanyang ipinakita. Not because anak siya ni Pangulong Duterte. Added na lang ho yun na nakuha niya yung payak na pamumuhay ni Pangulong Duterte o yung simpleng pamumuhay ni Pangulong Duterte. Nakuha niya yun. Pero in terms of principles and policy, magkaiba sila ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, iba noong 2022 nga po eh. Ang sinuportahan po namin, eh alam naman nung hindi hulingin sa iba yan. Ang team ni Yorme ang sinuportahan namin.
Bakit? Pumunta ho siya doon sa unit team. Alam niyo lahat yan. Tama, mali. Kaya magkaiba ho sila. At hindi naman ho nagalit si Pangulong Duterte sa amin. Di ba ho? Bakit ho? Kasi pagdating sa political, magkaiba ho sila. Huwag niyong paghaluin, congressman. Kaya tuloy medyo sablay po yung komento ninyo na porket ayaw ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, dapat nang mag-resign si Bito. Hindi ho ganun yun, sir. Sana ho mas maintindihan nyo ito. Ito ay respetong pagdi-disagree lamang sa inyong opinion. Let's agree to disagree. Diba? Moment.